Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Kakausapin mo pa ako? Magpapakita ka ba sa akin? Mga puso, ilang araw na lang ay bagong taon na. Sa mga ganitong pagkakataon, madalas nating balikan ang mga nangyari sa nakaraang taon at pareho natin sinasariwa ang malulungkot at masasayang pangyayari sa ating buhay. Ngayong gabi, dalawang nilalang ang sasariwa sa napakakulay nilang totoong kwento ng pag-ibig. Paano nga ba naging daan ang pagpapatawad at pagbabago para kanilang malagpasan ang mapanghusgang puso't pag-iisip ng kani-kanilang pamilya at ng bawat isa? Tunghayan ang aming New Year's presentation na pinamagatang Palimus ng Pag-ibig, The Benji and Rosel Placido Love Story. Uy, si Benji, uy, sir! Ma'am! Uy! Uy! Merry Christmas po, Happy New Year! Kaya ko lang pwesto. Ah, ayaw po, lumipad lang po ako ng pwesto. Mas ko pala sa'yo. Sana makatulong yan. Uy! Thank you po, sir, ma'am! Merry Christmas, Happy New Year! Opo, Merry Christmas po, Happy New Year! Ano na to, ah? Dami na. Pwede na ako umuwi. Umuwi na to. Uy! Magnanaw! Uy! Tulong! Tulong, magnanaw! Tulong! Tulong! Benji, Rosel, una muna maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo na maisudarwa namin ang inyong kwento ng pag-ibig dito sa Mangkakailanman. Galing pa kayo ng Cebu ngayon, di ba? Opo. Paano kayo nagkakilala? Christmas po ako ng kapatid niya. Namamasukan pa ako sa Cebu. Bilang isang katulong. Then pag wala pa kong trabaho, magbabasa pa ako ng Jaryo. Doon sa Jaryo, may nakalagay na there is tea and one paid fix me. Then, may nakalagay po ditong Troy. Pangalan na Troy. Yan ang pangalan na Troy, idol na idol ko yan dati. Sino? Si Troy Montero po. Ah, si Troy Montero! Yung pala si Troy, si Erwin. Kapatid niya! Ah, okay! La! La, nandito na po ako. Sa simbahan eh. Ela, sinubok ako ng habulin eh. Ha? Lalagay mo yan? Susubang humabol? So, hindi ba sinabi ko na sa'yo pag meron kang pera, itago mo kagad? Ay, ba nangyayari? Ela, hindi ba nagpapadala ng pera sina mama? Anong papadala yun? Eh, kahit na nagpapadala, kulang pa sa binabayad natin sa utang natin.
pupunta? Saan po kayo pupunta? Ano pa? E di pala alaguin ko ito. Binigay mo sa akin, Barya. Nang sa ganon, meron tayong kainin bukas. Magsusugal na naman po kayo. Pakialam ako, nagsusugal ako, ha? Ang pakialaman mo, yan! Nagpapapalimos na! Kanti ng bibigyan ito. Sakto ka rin eh, no, Tol? Talagang iniwasan yung pagbubunga nga ni Lola. Siyempre, Kuya, sino bang may gusto makarinig ng Armalite ni Lola? Uy! Ano yan? Kuya! Text ka lang, text mo. Kaka-text mo. Ano, maglata ka yung taba. Makatulong ka dito sa bahay. Kuya, di ba nga, love life muna bago trabaho. Parang hindi mo naman alam yun. Kapal ng mukha nito. Oy, a-text mo lang yan, hindi mo girlfriend yan. Ang babae, pag hindi mo pa nakikita, hindi mo girlfriend. Akala mo lang yun. Pero kuya, mukhang tama ka nga ata doon. Oo naman. Pero hayaan mo na lang ako, kasi ikaw nga. Pinapabayaan na nga lang kita sa girlfriend mo. Oh. Na... Ano. Sisira mo na naman si Maria, no? Benji! Oh. Benji! Bigyan mag-text ka na lang dyan. Lipitin mo nga ito. Benji, ano ba? Maria, nali lang. Palabas na ako. Palabas na. Hindi lang. Ah, may girlfriend ka! Ano ba si Lucy? May girlfriend mo. Uy, naku ha. Talit, haba ng buhok. Ano? Tapos, ang ngayon, itong babaeng to. Hindi ako binigyan ng pera ni Mama eh. Kala niya siguro, hindi ko magamitin sa school yung pera. Magkano ba yung kailangan mong bayaran sa atin yung mahal? 2,000 mahal. Mahal ah. Ano yung mahal? Sabi ko, ang mahal ng babayaran yun sa atin. Hanggang saan mo kayo pupunta? Baka po tinatanong. Hindi ka rin ba niniwala sa akin? Hindi, mahal. Niniwala ako sa'yo. Kaso nga lang. Kaso ano? Kasi, wala kasi akong ipon ngayon eh. Nakawan ako dun sa simbahan. So, hindi mo ako matutulungan? Hindi, mahal. Matutulungan kita. Baka pwede mo pakiusapin yung teacher mo. Pag-iipon ako siya. Anong pag-iiponan? Anong pakiusapan? Alam mo yun yung problema sa'yo eh. Lahat gusto mo, dinadaan sa pakiusap. Lahat gusto mo, dinadaan sa limos. Mahal! Pasok na nila, tutulungan naman kita eh! Miss po! Ah, maraming salamat po! Ganyan po! God bless po, ma'am! God bless po! Ganyan po! Ah, maraming salamat po, ma'am! May bariya po kayo? Ito pa ako, inumpin. Inumpin tayo.
buong perang yun. Masasaya ko tol eh. Gusto ko na naman kasi sumaya tol. Gusto mo sumaya? Ganito na lang. Aka na yung cellphone mo. Cellphone? Hindi naman yung hana. Cellphone? Ang cellphone mo hana saan? Ito. Sige. Wala akong load ha. Basta hana. Okay mo sa akin yan. Ilalagay ko dito yung ka-textmate ko. Si Rosel. Eh, maganda naman yung boses. Siguro nun. Maganda rin yung itsura nito. Ang textmate daw niniwala dyan na kanyang. Sagit lang, kuya. Hindi ko ba na ilalagay? Basta tandaan mo, kuya. Ang ginagamit kong pangalan, Troy. Troy. Pero kung nagkakausap na kayo at gusto mo palitan yung pangalan mo, hindi. Bahala ka na dun. Ayan. Text mo na. Sayang sa'yo rin. Ang may boyfriend ka nun? Oo. Aba, eh masaya ito ah. O, tapos... Sorry.
Angie? Rosel? Sigurado ako magugustuhan mo. Kaya yung dalawa lang ng kapatid mo dito sa bahay niya? Ay, hindi. Kasama namin si Lola. Ito na tayo. Ito na yung bahay niya? Sabihin sa'yo eh. Sorry talaga, Rosel. Ano pa? Ano pa hindi ko alam? Hindi rin ho, assistant ng pare. Ano, madalas ako sa simbahan. Matasalin ako. Ako. Bakit hindi mo sa akin sinabi agad? Kung sinabi ko ba sa'yo, kakaibiganin mo ako? Kakausapin mo pa ako? Magpapakita ka ba sa akin? Ganyan ba tingin mo sa akin? Oo! Rosel, tingnan mo ako. Tingnan mo yung itsura ko. Hindi ako yung Troy Montero ng inahanap mo. Rosel, ganito lang ako eh. Thank you.
Genji, ayusin mo na yung mukha mo. Nakakahiya sa grasya. Sabayin yung mga problema ko. Hoy! Hindi kita binibigyan ng problema, ha? Ako pala tumutulong sa'yo, eh! Paano? Na paano niyo ako tinutulungan? Na ako hindi kaya sa'yo, hindi ako magiging lumpong walang silbi! Walang niya, ha? Nasama na! Ano ba? Bakit? Ano akong tigilan na? Makabastos mo! Totoo naman, eh! Medyo, nakapatok pa kasi, bigat po eh. Eh,
Swimming pool pala kayo dito sa bahay. Kuya, oh, sige na, tanungin na siya. Nang? Gusto ko sana tanungin kung... Kung kumain ka na. Kailan ba? Oo naman, kanina pa kayo ba kumain na ba kayo? Kuya, hindi naman yun ang gusto mong tanong sa kanya eh. Sige na. Sir, gusto ko sana tanongin kung pwede mong manligaw. Benji, gusto ko kasi sana muna mag-focus sa trabaho ko. Tsaka lalo na ngayon, kailangan ako ni nanay at tatay. Tsaka alam mo naman, di ba? Ang dami ko pang mga kapatid na pinag-aaral. Ano ba? Hindi naman ako magiging sagabag doon eh. Baka nga, matutulungan pa kita eh. Benji, okay lang bang friends muna tayo? Friends. Sige. Okay na. Magkaibigan sina Benji at Rosel. Ngunit kasabay nito, pasimple pa rin nanliligaw si Benji sa dalaga na madalas ay hindi pinapansin ni Rosel para hindi ito umasa. Nay, pasensya na ho kayo ha. Hindi ho ako nakahingi ng mas mahabang leave kay ma'am. Naiintindihan naman namin yun, anak eh. Basta tandaan mo, lagi kailangan mag-iingat ha. Kumusta na nga pala yung boyfriend mo? Wala na ho kami. Nakabuntis mo ng iba yun. Wala naman pang ibang nandiligaw sa'yo. Wala po. Rosel, dito ka. Para sa'yo. Sige yan. Bisayan para sa akin eh. Pag nawala yung tama ko dyan, maalala ko lang ginawa niyo sa akin. Ano mo, Tol? Pinipilag ko naman siyang itindihin eh. Nainis lang ako kasi hindi ko pala naramdaman na gano'n ako kalit. Teka, kuya. Matanong ko lang. Kailangan ba naman kayo? Sira ko na to. Inumin mo na yun. Benji? Kuya, ako na. Hindi ko pwede umalis. O sabi mo na siya parang kali na wala kayo. Kasel, paso ka. Kaya paso na ako. Benji, sorry sa nangyari ah. Sorry sa nagawa ko. Natakot lang talaga ako kay nanay eh. Alam mo namang hindi kami madalas makita nun, di ba? Ano, kalimutan mo na yun? Pero
Kaya mo na. Kas ka sa akin. Pinapatawad mo na ako? Oh? Siyempre hindi. Ganun kadali lang yun. Grabe ka naman. Sige. Patawarin kita kung papayag ka naman basta sa isang linggo. Saan naman tayo pupunta? Mas paborito kong lugar. Parang normal. Normal ka naman yan. Mas gusto ko maging espesyal. Kahit sa puso mo. Alam mo, ikaw, kanina ka pa. Kapag ginawa mong negosyo yung mga barat mo, siguro ngayon mayaman ka na. Negosyo ba? Alam mo, medyo ako dyan sa business na yan eh. Ano? Huwag na, baka hindi kumite. Basta-basta, ay nakuha, friendship. Mag-sorry ka. Mag-sorry ka.
sorry ko. Yung pride ko. At si Rosel. Kung ako sa'yo, kuya, ako na magpapakumbaba at nasasorry. Hindi. Hindi. Pasalo ako. Ikaw naman kasi, bigla ka nang nanakit. Ikaw naman kasi, bigla ka nang hahalik. Russell, salamat ha sa pagligtas sa akin. May kwento sa akin ni Erwin na nag-aalala ka para sa akin. Siyempre naman. Sa'yo kung may mangyari sa'yo, importante ka na rin naman sa akin eh. Gano'n ka-importante? Basta. Importante ka sa akin. Shit. Bawal magsimula na sa loob tayo ng simbahan. Ako rin naman eh. Rosel, sana pumayag ka na tanggapin yung pagmamahal ko para sa'yo. Hindi mo kita maitatakbo dahil sa mga paa ko. Mailipad na mo kita dahil sa puso ko. Kasi lahat kayang kong gawin para sa'yo. Sa totoo niyan, kaya pinili ko dito tayo mag-usap sa loob ng simbahan dahil gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ko. Na kahit sa harap ng Diyos, handa ko sabihin na ikaw lang ang mamanin ko pag tinanggap mo ko sa'yo. Please. Pumapayag ka na ba maging boyfriend mo ako? Dahil sa tiyaga, napasagot din ni Benji si Rosel at naging magkasintahan ang dalawa. Ipinaglaban nila ang kanilang pag-ibig kahit pa madalas ay nakakarinig sila ng mga pamutya ng dahil sa kondisyon ni Benji. Dito. Hindi ko alam, siguro. Isang bilyon, dalawa. Ewan ko, basta madami. Dami nga. Pero sigurado, mas madami pa sa buhay na nandito. Yung I love you na sabihin ko sa'yo. Benji, salamat ha. Yung
pwede isabay sa pulutan natin. Ay, sarap! Baka pwede yung balata mo na sa amin to. Baka kasi hindi masaya sa iyo eh. Medyo ano lang silang pansinan. Pare, may problema ba? Wow! Uy! Ano daw problema, pare? Tapang! Ano daw problema? Wala namang problema eh. Kung hindi ibigay mo, paparbol mo sa amin itong si Miss Beautiful mo. Pare, kahit isang gabi lang oh. Para maranasan naman niya yung mga lalaking nakakatayo, di ba, sungit ang amo ni Rosel sa mga magulang ni Rosel. Iniisip ko tuloy. Hindi pa kasi handang aminin ni Rosel sa mga magulang niya. Natakot pa siya. Huwag kang mag-alala. Pinadala na yun sa mental hospital dahil sa pagpili sa'yo. Lola, ano ba kayo? Mamalitin. Hindi kita minamaliit. Sinasabi ko naman totoo. Ala. Ano ba nagawa ko sa inyo? Bakit parang init-init ang dugo niyo sa akin? Ala. Kahit minsan, oh. Kahit isang beses lang. Magpanggap kayo na mahal niyo ako. Tignan niyo ako ng normal. Tignan niyo ako bilang tao. Tignan niyo ako bilang apo niyo. Hello,
mga bagus mong kausapin si Rosel. Gawin mo na habang nandiyan pa yung nanay niyo. Ito ang tatandaan mo, ha? Hiwalayan mo siya! Kung ayaw mo, itakwil ka namin ang tatay mo, tulog ang pati mo! Huwag ka na mabigit! Tina, tara. Hiwalayan mo siya! Yun ang sinasabi namin sa hiwalayan mo siya! Hindi! Hindi! Tama naman kayo, Mula. Hindi ba kayo sa akin magmahal? Apo, lahat naman tayo eh. Hindi pwede lahat magmahal. Nakakausap tayo na maayos. Pasensya ka na, ha? Kasi pala ganyan, lagi kita namamali. Pero hindi naman yung ibig kong sabihin. Akala ko kasi, pag ginagawa ko yun, gusto kong maging matapang ka at matatag. Kasi yung kakarapin mo sa baliw ng mundo nito. Sa isip ko, hindi na bali sa akin magkala yung lahat ng mga nasasakit na maririnig mo. Kasi naman, maririnig ko pa ito sa iba. Masasaktan ka lang. Pag nakita ko nasasaktan ka, kikita ko nasasaktan. Ako, ipaglaban mo ang nararamdaman mo. Kung mahal ko si Rosel, ipagpatuloy mo. Hindi sumusuko ang pagmamahal. Salamat po na. Sigurado ka na ba? Babalik ka sa Bohol? Yun yung gusto nila, nanay. Ayoko na pa silang bigyan ng sakit ng ulo. E paano si Benji? Siguro hanggang dito na lang talaga kami. Nakalimutan mo na raw ba kung gano'ng kadami yung buhangin dito?
mahal. Mahal. Tutulan na natin to. Buhay mo na akong tramantero ng buhay mo. Kinausap na kami ng makulit na lalaking yan. Akalain mo ba naman? Napapayag niya ang tatay mo. Siyempre, ano pang gagawin ko? Di, pumayag na rin ako. Pero nangako yan, ha? Nangako yan na aalagaan ka at magiging mabuti siyang asawa. Ito pa rin na yung pangako mo. Ay, kung paan, paano ka pang mapangasawa yan? Sumagot ka! Kung hindi, papuriin kita. Ibahin na natin ang mga maling pananaw sa iba't ibang aspeto ng ating buhay
ipupunuin natin ang ating mga puso ng pagmamahal. Ito po si Mel Tianco, bumabati sa inyong lahat na isang mapayapa at manigong bagong taon. Ito ang programa na nagtatampok ng pawang mga totoong kwento na mula sa puso. Ngayon, bukas at magpakailan.